At kagunay pa rin po dito sa ASEAN Summit, makakapanayam po natin si Presidential Spokesperson Hari Roque. Secretary Roque, magandang hapon po sa inyo. Oo, oh, Jiggy, magandang hapon. At sa mga tagapanood, tagapanood, magandang hapon po. Apo. Sir, dito po sa halos sa patapos ng ASEAN Summit, so far, kumusta po ang assessment ng Malacanang sa naging tinatakbo nito pong summit? Ay, isang malaking tagumpay naman po ito, no? Dahil mukhang nagkakasundo ang mga bansang ASEAN at ang mga partners sa mga prioridad na dapat tapag-ukulan ng pansin, no? Naririyan siyempre yung problema sa Korean Peninsula at sila ay nagkakaisa sa kanilang ninanais na magkaroon ng payapang resolusyon yung gulo sa Korean Peninsula, no? Naririyan din yung problema ng South China Sea at lahat naman sila ay nagagalak na pumapayag na ang China na magsimula ng usapin para sa tinatawag na code of conduct para rin magkaroon ng mapayapang resolusyon itong problema sa South China Sea. At naroon din yung banta ng terorismo, no? At yung tinatawag nilang violent extremism, no? Na kinilala nila na banta hindi lamang sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang bansa ng rehiyon, dahil itong ISIS ay merong mga cells na aktibo hindi mo sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte pa ng Southeast Asia. Apo, isa po sa mga kumbagay landmark na resolusyon na pipirmahan po mamaya, iyon yung protection para sa mga migrant workers. Binabasa ko yung ilang detalye pero parang hindi ho ata, kung hindi ho ako nagkakamali, hindi ho ata nabanggit doon yung issue ng human trafficking. Pakitama niyo po ako kung kulang po ito, kung mali po ako. Iba naman kasi human trafficking sa migrant workers, no? Mga migrant workers, yung mga legal talagang nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa na sa kauna-unahang pagkakataon ay kinikilala ang kanilang mga karapatan, no? Ang trafficking kasi ay merong mas malawak ang pagkakasundo na sa pumdaisig, no? Laban dyan sa trafficking, no? So iba po talaga yung subject matter ng trafficking. Apo, yung isyo kasi ng trafficking, eh, medyo marami din, no, sa lalo na yung sa parteng Malaysia, tumatawid galing Tawi-Tawi o di kaya po ay nagmumula ng Zamboanga. So ito ba ay may chance rin na mapagtuunan ng pansin or ito ay, kumbaga, binabanggit nyo po na sa global na perspektibo po? Meron na po kasi tayong international na tratado laban sa human trafficking. Mm-hmm. At kasapi po ang halos lahat ng miyembro ng ASEAN. Pero itong migrant workers po, ito ay para sa karapatan ng mga migrant workers sa loob mismo ng ASEAN. So this is an exclusively ASEAN treaty. At syempre, tayo nagsulong yan. Napakatagal na panahon ang ginugol natin para magkaroon ng katuparan yan. Inabot yan ng 10 taon. At sa wakas, nagkaroon na ng katuparan. Apo, kumbaga sa macro level, nakikita ho natin yung mga positibong inuulat nga po mula dun sa mga pag-uusap, mga bilateral meetings. Pero on a micro level, halimbawa po sa pangkaraniwang mamamayan, yung po yung karaniwan ding tanong, ano ho ba yung pinakapakinabang ng pangkaraniwang one o ni Pedro po kaugnay ng ASEAN Summit na matatapos? Well, sa nakalipas na taon, 10 taon lamang, no, umunlad yung kalakalan sa loob ng ASEAN na mula $600 billion to hanggang 3 trilyong dolyares. No? So ganyang kadami yung naging kalakalan natin sa loob ng ASEAN. At meron pang kalakalan sa panig ng ASEAN at sa mga partners na ng Estados Unidos, ng Russia, China, Japan, at Korea, India, no? Yung tinatawag na East Asia nga, no? At nagpapatunay yan na talagang naging matagumpay ang ASEAN, hindi lang sa pagbubuo ng tinatawag nating common market kung saan na halos wala na tayong tariff barriers. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng ating mga paggagawa na-export na natin sa ating mga karating bansa. At hindi lang yung pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay sa mga magkita ng export sa ASEAN, kundi doon na rin sa ibang trading partners ng ASEAN. So yung figura ng from 600 trillion to almost 3 trillion, ibig sabihin po niya, napakaraming trabahong nabuo sa ating bayan, napakaraming hanap buhay na nabuo, napakaraming buta na ating taong bayan dahil dito sa ASEAN.
Apo, meron ba kayong detalye kung paano po yung agreement dito sa Code of Conduct sa may South China Sea? Paano ho ba ang magiging sistema dito? Well, pag-uusapan pa yan, no? Kasi ang natapos nila, yung framework, kung paano sila magsisimula at magkakaroon ng discussion para doon mismo sa Code of Conduct. No? So, magsisimula Apo, na sa susunod sa taon, sa early part of next year, itong pag-uusap ng Code of Conduct. Doon sa pag-meeting ho ni President Trump at Pangulong Duterte, ano ho sa tingin nyo yung pinaka-importanting naabot nung bilateral meetings at yung mismong pagkikita po nila? Well, ang tingin ko ang importante doon yung pagkakaibigan nila. No? Dahil magkaibigan ang dalawang leader, lahat na napag-uusapan. No? So, importante na walang personal na galit ang presidente kay Trump at sila yung mukhang nagkakasundo. Dahil kapag sila magkaibigan, ibig sabihin, magiging matalik na kaibigan natin muli ang status nito. Apo, yung pagkakabanggit po ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau dito sa issue ng human rights, ano po reaksyon na Malacanang tungkol dito? Well, unang lininawin ko, hindi po publicly binanggit yan ng Canada. Nakakapag-ugnayan ko ng presidente, binanggit daw in passing ng privado nilang usapan. Pero hindi naman pinirto, talagang binanggit lang, no, na importante sa kanila ang human rights. Yun lang po, no, sa privado at maikli lamang. At binanggit din ng kakaunti yung problema ng mga basura na in-export dito ng Canada. No? Pero yan po ay primadong pag-usap ng dalawang leader. Bilang panghuli po, ano naman ho ang kumbagay tingin nyo kay Pangulong Duterte ngayon na sa tingin ng palasyo ay talagang naging napaka matagumpay nito pong ASEAN Summit? Kumbaga ano ho yung mood ng Pangulo sa ngayon? Alam mo kasi dalawa itong magkasunod na pagtitipon, no? Yung APEC at saka ASEAN and ASEAN-related summit. No? Sa lahat ng mga inatendan ni Presidente na sunod-sunod, kinikilala na ngayon si Presidente Duterte bilang hindi lang leader ng Pilipinas, kundi bilang chairman rin ng ASEAN at leader talaga ng mga bansang umuunlad pa. No? Dahil lang kanyang paninindigan ay dapat makinabang ang lahat dito sa proseso ng globalization. No? At dito naman sa ASEAN, malinaw na malinaw na sa kanyang liderato ay nagkaroon ng konsenso sa mga napakabibigat na issues, no? Gaya ng ang sinabi ng Korea, West Philippine Sea at ipanta ng terorismo. Malakas at napaka-importante na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga bansang ASEAN at kanyang mga partner sa mga issues na ito. Dahil ngayon, kung magkakaroon na tayong mas malawakang response, no, o katagutan dito sa mga bantang ito. Marami salamat po sa mga update at sa pagkakataon po si Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. Maraming pong salamat. Maraming salamat po.